Hello guys, ngayong video dapat mag-ano tayo eh, maggagawa tayo ng DIY na flight cage. Kaso nagkaubusan ng stock dito sa amin, dito sa lugar namin, pati sa Pasig. Siguro baka next week pa ang DIY flight cage natin. Kaya ang pag-uusapan muna natin ngayon, yung tungkol sa pagbubuntis ng ating mga African lovebirds. So, kailan ba malalaman kung buntis na ang ating mga African lovebirds? Magsimula na tayo? Tara na, let's go! Ayun na nga, no? Paano ba malalaman kung buntis ang ating mga African lovebirds at kailangan yung African lovebirds natin ay kakagaling sa successful na mating? Kung ang inyong mga alagang ibon ay galing sa successful mating tulad ng mga video na in-upload namin nila Maha, ng aming back-to-back na post split pale follow, pati itong at aming blue opa hen, tapos biopied ka. So, dapat ang mga alaga nyo ay galing sa successful na mating. So, paano ba natin malalaman kung buntis ang alaga natin? So, kung ito si Maha, ay mapansin natin na maaakit ka. Ito. Paakyatin natin si Maha. Ayaw niya umakyat. Pipilitin natin tignan ang kanyang puwetan. Ayan, umakyat na. So, ayan, wala pa. Kasi, kung mapapansin nyo, yung puwetan niya ay wala pang umbok. Kasi, pangalawang araw pa lang niya kakagaling sa, ano, sa meeting. So, mga ilang araw ba, malalaman kung buntis ang ating alaga. Kung ang ibon nyo ay nag-mate ngayong October 13, tapos naging successful, magbibilang kayo ng 4 na araw. So, sa pang-4 na araw na galing sa mating, dun nyo na malalaman na buntis ang inyong alagang ibon. So, kung ang alaga nyo ay nabuntis ng pang-4 na araw, ibig sabihin nun ay successful din ang kanilang mating. Kapag hindi nag-umbok yung tiyan nila after 4 days sa after ng mating, maghihintay na lang tayo ng pang-7 araw hanggang pang-10 araw nila. Tapos doon nyo na mapapansin kung may itlog ba ang laman ng nestbox nila or malaki na ang kanilang puwetan. So medyo maraming pasikot-sikot kapag titignan natin kung buntis yung mga alaga nating lovebird. So, ganun ang aking basehan lamang ha. Yung pang-4 na araw kasi nakikita ko ng buntis na yung aking mga African lovebirds, yung mga hen kong African lovebirds. Ganito ang magiging itsura ng buntis na African lovebird sa pang-4 na araw na kakagaling sa mating. Ganito. Ayan, kung mapapansin nyo, puwet yan ni Maha. So, puwetan ni Maha yan na pang-4 na araw, nabuntis siya niyan. Tapos, ayan, umumbok yung kanyang puwetan. Ibig sabihin, ganyan ang itsura ng buntis na African lovebirds na 4 days. Okay? So, kapag ganyan kalaki ang puwetan ng inyong mga lovebirds, yung iba kasi iniisip ay sa pula, pero hindi lahat ay ganyan ang itsura. So makikita nyo yan sa kulay ng kanilang puwetan. Kung madilaw, kapag madilaw kasi, ayan ay sa pula nga. Pero kung ayan ay walang dilaw, ayan ay itlog. Kung may mali akong nasabi, i-comment nyo lang. Tapos i-comment nyo na rin yung ang inyong mga experience kung paano tumingin ng buntis na African lovebirds. I-comment nyo yan dahil nababasa yan ng ating mga kaibigan sa pag-iibon para syempre matut din yung iba kung paano malaman kung buntis ang mga African lovebirds natin. Magtulungan tayo dito, i-comment nyo lang yan. So, ayun na nga, ito naman ang sumusunod na mating. Yung nag-mate. Ito naman yung susunod. So, kaninang umaga, nakita ko silang naghahabulan. Tapos, dumidi pa na tong hen, itong par blue. Ayan. Tapos, ito ay isang green split sa blue. Kaya, ang magiging anak nila ay turquoise, par blue, o kaya green split blue ulit. So, ayun ang magiging anak nila. So, hindi sila high mute,
ano lang sila, low mute lang sila para sa akin na maganda ang ano ang itsura pag nagkaroon ng anak. So abangan natin sila. Ayan ang paniguradong pang-apat nating mag-breed sa ating mga alagang ibon. So guys, huwag kayong maingay. Nag-vlog ako, huwag kayong maingay ha. Ayun na nga. Ang ganda ng ating mga balita dito sa ating mga alaga. 1, 2, 3, sila yung mga nag-mate na. Kaya medyo kadami ng mga alaga nating inakay dito. Tapos, ayun. Ito, tinapos ko na yung mga perch nila. Ayan. Hindi ako gumamit ng hook tulad nito. Kung mapapansin nyo, ito ay isang hook. Ayan. Ayan o, hook yan. Pero ito ay alambre. Eh, wala na kasi akong hook, kaya gumawa ako ng paraan para malagyan sila ng mga alambre dyan. So, ginawa ko na to dahil akala ko makakabili na ako ng flight cage. Ay, ng ano eh, ng tatlong double cage. Kaya ginawa ko na to. Eh, kaso, ayun nga, wala tayong stock sa mga lugar natin dito. So, baka yung topic natin na paggawa ng DIY flight cage na paangat, na nakapatong yung dalawang double cage, eh baka next week na ha. Wag na, hindi natin magagawa yun ngayon kasi yung napagtanungan ko, sabi next week pa daw yung mga stock. So asahan na lang natin na next week o kaya sana ngayong katapusan ng week ay makabili kaagad tayo ng flight cage. Wala akong nagawang video nito kasi nagmamadali akong gumawa dahil may trabaho din ako. Yung mga gustong mag-abang ng aming pag-give birth, so yung aming gift bird ay, ano ba yung nabubulol ako? Gift bird. So, yung mga gift bird na ibibigay namin ay yung kinamaha. Ayan. Yung kinamaha kasi low mute lang sila, pero hindi ko alam kung gusto nyo rin makakuha ng low mute galing kinamaha. So, tapos ito yung sa aming post-spill follow. Kung magkaroon man sila ng anak dyan, na sana magkaroon. Tapos dito, ang magagamit lang natin dito pang gift bird yung mga cup, yung mga split opa. So ayun lang ang ating mapapag-gift bird dito. So kung gusto nyong abangan yung mga gift bird natin kahit hindi ganun na kaganda tulad ng pinapag-gift bird ng iba, at least nagtatry tayo, nagpapamigay tayo ng mga ibon na pwedeng maging materialis ng ating mga ibunan. Tutulong ako sa inyo na pagbibigay ng gift bird. Abangan nyo lang guys yung mga gift bird namin. Dahil ayun ang unang kauna-unahang pagbibigay ko ng alagang mga African lovers. Kasi dati 'di ba, nagbibigay lang ako ng mga double cage, yung mga pinaparaffle kong double cage dati, kung sino man yung mga nakasubaybay mula unang pag-open ko ng YouTube. Ayan yung mga solid nating supporters, yung mga nasa 100 subscribers pa lang ako, meron na kagad ako solid supporters hanggang ngayon. Sino ba mga solid supporters ko na yan? Comment nyo lang. Ayan. Tapos, ito ang mga alaga ni mga anak ni Maha. Ayan. Lumalaki na sila. Baka sa katapusan, marunong na lumipad to at mabubukod na natin sila sa nest box na to. Tapos hindi na natin sila yahan feed, hayaan na natin sila kumain ng kanilang sari-sariling seeds. Hindi ako magdadagdag ng inakay ng hand feed. Ayan. So ayun lang guys ngayong video, sana may natutunan tayong bago about sa pag titingin kung buntis ang ating mga alagang lovebirds. So ayun, sana nakatulong ako. Tapos meron palang nahihirapan sa kanyang mga alaga dahil daw mailap. So kung mapapansin nyo, kung kayo ay nakakasubaybay sa akin dati pa, itong alaga kong to ay sobrang ilap niyan dati pa. Yung nandito pa sila sa terrace, 'di ba? Dati dito pa lang yung kulungan ko. So mga person nandito dati. Hindi yan yung kulungan na double cage 'yon. Nandito yung mga perso dati, nandito si Namaha, tapos nandito yung ito. Ayan. So kung kayo ay nakakasubaybay sa amin simula ng aming channel, alam nyong itong alaga kong to ay sobrang ilap na dadaan pa lang ako, papasok na agad sila sa nest box. Pero ngayon, sobrang hindi na sila mailap. Okay?
Hindi ko alam kung ano ang ginagawa kong paggagamot kasi wala akong ginagamot sa kanila. Ang ginagawa ko lang sa kanila ay ganito. Kapag pupunta ako dito sa ibunan, lagi lang ako nasa malayo. Tapos titignan ko lang sila. Pwedeng dito ako nakapwesto para tignan lang sila. Pwede rin ako nandito para makita ko lang silang ganyan. Ayan. So, ganyan ko lang sila lagi. Hindi ko sila ini-stress. Hindi ko sila lagi binubulabog. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng alaga ko ay nasa labas. Ayan o. Nasa labas sila. Hindi ko sila nabubulabog. Hindi sila takot sa akin. So, ayun. Ayun ang masishare ko sa inyo. Sana may natutunan tayong bago about sa pag titingin ng buntis na African lovebirds. So, tapos yung share ko kung paano maging hindi mailap yung mga alaga ko. So, ayan. So, salamat sa mga sumusuporta, guys. Mag-shoutouts na tayo. Shoutout kay Habi ng Kabataan, kay John Mark Zamora, kay Samuel Almornicar, kay Leonardo Villano Jr., kay Jerry Torno Jr., kay Ariel Quijano, kay Leigh Cabrera, kay Mariem Buenaventura, kay Jopel Chua, shoutout kay Jake Dailig, kay Rafael Makapagan, kay Prince Kiel Tatel, kay GRD Motovlog, shoutout din kay Kion Akisha, kay Kimwell Maranata, kay Anthony Jose, kay Cage Hernandez, kay Florence Aquino, kay Julius Villa, kay JG Navarro, kay Kian Andrew Rojas, kay Yekure 05, kay Harry Francisco, kay Vince Rosales, kay Prince Masbang, shoutout din kay Ayesha Valles, kay Joshua Wage, shoutout kay Drew Place, kay Sebastian Chris Maron, kay Raven Caseda, kay John Eric Clemente, shoutout din kay Jasper Lamotos, kay Johan Gaming, shoutout din kay Gerson Pascua, at shoutout kay Inigo Capablanca. So kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo kada video namin. Tapos kung may mga katanungan pa po kayo, i-comment nyo lang, tapos sasagutin ko yan sa mga comment nyo o kaya sa video. So salamat ulit guys sa mga sumusuporta sa ating channel. Malapit na tayo mag 10,000 subscribers. Konti na lang, ayan na, malapit na tayo makabili ng ating gamit para sa mga African lovers natin sa ating pag-vlog. So, ayun lang guys. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.